Yes, vlog 31 na po tayo mga ka-vloggers. Chib! So ayun, sa episode na to, nakikita nyo naman sa title, di ba? Yan, yan po yung topic natin ngayon. Lazada versus Shopee. Ano ba sila? Isa silang uri ng online shopping application or online shopping site. Yun. Before that, sawa ka na ba? Or pagod ka na ba? Kasi yung bumibili ka mismo on-site, bumibili ka mismo sa Visoria, Baclaran, Quiapo, pumupunta ka sa mga malls, sawa ka na ba? Pagod ka na ba? Kaka-window shopping? Well, Quest, Lazada, and Shopee or mga online shopping application ang solusyon dyan. Hassle-free, may cash on delivery pa, hindi ka pa mapapagod. Yan. Balik tayo sa topic natin. Yan. Yun ang topic natin mga ka-vloggers. Lazada versus Shopee. But first, don't forget to hit like and subscribe. Comment down below kung ano ba yung mas bet mo. Lazada ba or Shopee? Maraming po ngayon mga online shopping site or online shopping application na nagsisilabasan. Maraming mga bagong usbong, marami din yung mga matatagal na. Maraming mga legit, maraming mga hindi masyadong legit. Yan. Sila, kayo na lang po bahala. Naka-experience na rin po naman kayo na mag-shopping online, di ba? So, ano ba yung well-preferred nyong online shopping site? Comment you down below kung ano yun. In this episode, tatalakayin po natin yung advantage at disadvantage ng bawat isa. Lazada at Shopee. Anong meron sa kanila? Anong pagkakaiba? At anong pagkakarintulad ng bawat isa? Ang lalim ng pagkakatagalog ko. Una, tumakot tayo sa Lazada. Ang Lazada ay isang uri ng online shopping site or online shopping application na kung saan nagbibigay ng serbisyo sa mga bawat mamamayan. Maging dito mo sa Pilipinas o maging sa sanlupalok man ng mundo or sanlupalok man ng bansa. Nagbibigay ng mga produktong kalidad at servisyong kalidad. Yun din naman ang ginagawa ng shop. O yun din naman ang ginagawa ng ibang sites, ibang online social applications na tinatawag. So sa Lazada muna tayo. Huwag muna tayong paligiligi sa iba. Lazada, Lazada. Ilang taon ka na sa Lazada ang namimili online? Ilang months ka nang bumibili sa Lazada online? Ilang produkto na ba nabili mo sa Lazada online? Nasatisfy ka ba sa Lazada online? Or hindi? Nabigyan mo na ba ng 1 star ang Lazada? Nabigyan mo na ba ng 2 star yung produkto na bili mo sa Lazada? Nabigyan mo na ba ng 5 star yung produkto na bili mo sa Lazada? Well, magkakaiba po tayo yung experience sa Lazada. Iba-iba pong na-experience natin or naranasan sa Lazada. So ano nga ba? Ano nga ba ang Lazada? Patagal na po itong Lazada. Patagal na pong servisyo yung nagbibigay sila. At ang kinagandahan ng Lazada is certified yung mga produktong binibenta nila. Nagpa-partner yung mismong company ng mga produkto at mga materials na ibibenta online. Kunyari, si isang company na may mga produkto ng mga gadget, merchandise, appliances, nagpa-partner siya mismo kay Lazada para mabenta siya online. Yun yung tinatawag na partnership with the online shopping site. Online shopping company.
may partnership na tinatawag. So, si Lazada, sinicertified niya yung produkto na quality, kalidad ng produkto ay mismo makukuha at masasatisfy yung mga customer pag binili itong produkto nito. Yun. Yun yung partnership na tinatawag. Oo, maganda ang Lazada kasi nagbibigay sila ng 50% discount, 70% discount. Meron pang coupon. Meron pa yung decrease pang holidays, peak season, or lean season. Yung peak season na tinitawag, yun yung mga month or quarter na kung saan mabenta mismo yung mga pag-online shopping ng mga tao. Or mabenta mismo kasi may mga okasyong nangyayari. Tulad ng holidays or Christmas, New Year, may mga Valentine's Day, ganon. Meron ding mga All Souls Day, yun din. Meron din naman. Pag lean season, dun din sila nagbibigay ng discount kasi nalalaman nila na ditong quarter na to, hindi mabenta yung mga produkto. Hindi tumataas yung revenue nila. Kasi, alam nila na walang bumibili kasi busy yung mga tao. Or mayroong ginagawang pinagkakabalan yung mga tao. Or walang okasyon, paglalaanan, at walang ding wala siguro budget. Maganda ang Lazada kasi mayroong cash on delivery na tinatawag. Mayroon ding installment ang Lazada. Mayroon ding may credit card, may PayPal yung Lazada. Well, certified pa yung mga produkto na binipenta sa merkado. Alam nila at sinuri nilang mabuti yung mga produkto isa-isa. Yun ang advantage po nila. Meron sila din 50% coupon, ganun. Disadvantage lang kasi ng Lazada is the more na tumatagal ito, the more na dumadami yung mga mamayan Pilipino or mga taong tumatangkilik sa mismong online shopping site na ito, madami ding mga taong hindi satisfied sa mga produkto or mga services na binibigay ng Lazada. Una na yan ay yung delay of delivery, product satisfaction not meet the expectation ng customer. Third is yung description or description na nakalagay mismo sa details description na nakalagay mismo sa product as well as the pictures. Well, kasi minsan yung picture, yun na nga po yung mga dahilan. Delay of delivery kasi minsan sa Lazada meron silang period time ng pag-deliver, especially 1 week, 2 days pa siya bago makukuha or 3 days mo siya bago makukuha, pero in the end hindi mo siya literal na makukuha in 3 or 2 days na tinatawag kasi karamihan minsan nadi-delay yung delivery services na binibigyan ng Lazada. Kasi, yun na nga dahil sa mas maraming tao nang bumibili online sa Lazada, advantage din sa kanila kasi lumataas yung revenue nila. Pero, yung mga tao mismo, hindi satisfied na sa services. Kasi, natatagalan na yung product na pag-deliver. Matagal na push, masiship mismo sa tao o sa customer na paglalaanan. Then, yung expectation versus reality. Yung in-expect mong produkto na ibibigay sa'yo pero hindi naman talaga. Yung parang pinaasa ka lang ng Lazada dahil akala mo yun na yung product pero hindi pala. Akala mo yun yung nasa picture pero hindi pala. Yun yung karamihan. Tingin especially yung details and description na nakalagay. Minsan meron pang mga nakalagay ng mga free ganito,
free ganyan, free housing lot, free car. Hindi po ganun. Meron mga free, may mga freebies silang binibigay, pero pag na-deliver na mismo sa tao o sa customer, sa kliyente nila, wala na, nawala na. Nasa na ba? Sa mabuting kamay. Yun disadvantage na. Pero kapag produkto naman pag-uusapan, Lazada is well certified with the product that they're selling. Tatagal tong produkto na to, ang lifespan ng product will take long to use. Yun. Dito tayo tatako sa Shopee. Shopee. Alam niyo ba ang Shopee ay bago lang? Mas nauna ata yung Lazada kasi sa Shopee. Bago lang ata to. Sa pagkakalam ko. Ang kinagandahan ng dito tayo sa advantage ng Shopee. Advantage po ng Shopee ay una meron silang cash and delivery. Meron silang installment din. Meron din yung tinatawag na credit card na sa PayPal or credit card doon mismo. Dinideduct, I think. Yun. Then, meron din yung advantage nila. Especially, yung gagawa ka mismo na account mo. Gagawa ka ng account mo, yung ikaw mismo, at mabibenta mo yung produktong gusto mong ibenta sa mga tao. So, kung ako yung tao mismo, gagawa ko ng account, kasi gusto ko maging businessman na. Gusto ko maging business-minded person. Gagawa ko ng account at mabibenta ko online, gagamitin ko yung Shopee ng ways ko for advertisement na para mabenta ko yung product na gusto ko yung benta. For example, bibenta ko yung laptop ko kasi kailangan kong may panglalaanan ako sa pera. So, ibibenta ko siya online gamit ng Shopee. Maganda kasi ng Shopee kasi mismo. Hindi sila selfish. Hindi lang yung mismo yung company ang nagkakaroon ng chance na to gain na kikita, kundi din yung mga aspiring customers or kliyente or yung mga aspiring seller na tinatawag, kikita din sila. Yun yung kinagandahan ng Shopee. At meron din yung coupon less. Meron din silang less kapag during holidays, mga discount, mga promos, freebies, ganun. Pare-pareha din sa Lazada. Pare-pareha din naman lahat ng mga shopping online. Kakaiba-iba lang sila ng ways of para makahatak ng mga customers masyado. Sa Shopee, ang disadvantage lang ng Shopee is hindi mo malalaman na legit yung binilhan mong tao or hindi mo malalaman na legit yung product or hindi mo malalaman na sira pala yung product or maayos kasi binili mo na meron palang history, meron palang conflict, meron palang history yung patang binili mo. Yun yung karamihan na nangyayari sa Shopee ngayon. Kaya meron siyang mga messages doon or merong message na nag-uusap-usap yung seller pati si buyer tapos si seller mag-uusap-usap sila kung meron bang history yung product binibiling ko para walang conflict, walang mangyayaring scam ganito kasi kailangan dapat legit yung binibili mong product or legit yung binibenta mo rin product. Ayun. Yun yung karamihan disadvantage, yun yung karamihan nangyayari sa Shopee na yun. Pero maganda kasi binibigyan ng offer or ng chance, ng opportunity yung mga client, yung may mga account sa Shopee na
magbebenta din, magiging seller din, aangat din. At kahit na nga din yung mana sa bakla at sa mga kiyapo, nagbebenta din sila online. Nagbebenta sila online gamit yung Shopee account. Or nagbebenta din sila online gamit yung Facebook din. Ginagamit nila yung social media's way nila ma-advertise yung produkto yung ibibenta nila. Pakasko na, marami ng okasyon, marami ng pagbibilhan. Kung tinatamad kayo or wala kayong time, busy kayo sa work, busy kayo sa school, busy kayo sa iba't ibang gawain, pero meron kayong paglalaanan ng pera or meron kayong pagbibilhan na regalo sa isang tao dahil may okasyon, tapos busy ka, online shopping lang yung solusyon. Yun ang mga kaibigan. The bottom line here is kailangan natin maging masuri sa pagbibili natin ng mga produkto. Alamin natin yung mismong produktong bibilhin natin. Yung magiging satisfied tayo mismo, hindi lamang sa pagtingin mismo sa picture at maiinganya tayo. Basahin natin ng maigay yung description or yung basahin natin yung description, basahin natin yung details, alamin natin yung mga comments ng mga bumili, alamin natin yung comment ng mga tao, alamin natin kung produkto ba ay satisfy ba yung mga previous ng mga customers na bumili, alamin natin kung may na karamihan pala ng mga product ay defective. Alamin natin yung history ng product. Hindi tayo padadala sa mga pictures kasi minsan yung pictures is yung expectation mo is hindi mo meet kasi yung reality mismo ng product is hindi swak sa expectation mo. At yun na nga, hindi ka magiging satisfied sa product na yun. Ang bottom line din dito, mas better na yung mapagod ka, kaka-window shopping, kakapunta ng mall, kakapunta ng baklaran or kapo. Nabuting yung napagod ka, at least na-feel mo yung pressure, na-feel mo yung pagkahanap ng mga gifts na gusto mong bilhin. At least, nabakal mo mismo. In hand yung mismong product, check mo yung quality ng product, alaman mo yung product mismo, kung may defect, yun yung mas maganda. Mas magandang bibili mo siya, actual. Yun na nga mga kaibigan, salamat sa panonood. Comment nyo down below kung ano po yung gusto ninyo, Lazada or Shopee or kahit anumang social application. Thank you for watching. Hope you hit like and subscribe. If nagustuhan niyo yung video na ito at marami po kayong natutunan. Bye.